Ayan guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito ay ang oras pong ito ay madaling araw po, mag-alas 4 po ng madaling araw. Ngayon po ay pupunta po ako ng Lucena. Naka-schedule po ako ngayon ng Lucena. Dapat po makarating po ako ng bandang alas 11 po ng tanghali. At magumotor na lang po kami ng aking kapatid at para mas mabilis po ang pagbalik. Ayan. Ayan guys, madilim pa po. Pero ano, mag-uumpisa na po kaming pumunta doon kasi para maaga po at maaga po makarating doon sa Lucena. Ayan, yan po yung motor na gagamitin. Guys, at dito nga po kami dadaan at mag-shortcut na lang po kami ng daan. May kalayuan din po kasi ang Lucena kasi papuntang Manila po yun. Kaya medyo malayo-layo po yung Lucena. Guys, at nandito na nga po kami sa Santa Elena, alas 5 na po ng umaga, isang oras na rin po ang nakalipas. Ayan guys, at mag-aalmusal lang muna po kami at hindi pa po kami na-almusal. Ayan, bandang alas 5 na po ng umaga. Paliwanag na po at kita na po ang daanan. Nasa kalawag na po kami, hindi po kami nakakain doon sa kantin sa Santa Elena kasi wala pa daw pong luto. Kaya dito po kami mahanap sa unahan kung saan po kami makakahanap ng kantin. Yan, nakasuutan na po kami ng plastic sa aming katawan at inulan po kami sa daanan. Kaya yan po ang pinta ka po ng ulan. Ayan guys, nakikin na po kami sa ito. At nadaanan na rin po namin yung kalawag kaya Lopez na po ito. Alas 6 na po ng umaga. Isang oras na lang po nakalipas. Guys, kakain muna po kami ng almusalan. Yan, at naalmusalan pa lang po kami kasi dun po sa una pong dinaanan po namin sa Santa Elena ay wala pa pong luto. Kaya dito na lang po kami nag-almusal. Alas 6 na po ng umaga yan. Gasolina.
Nandito na nga po kami sa Bumaka. Alas 7 na po ng umaga. Ito ba yung bitukang manok? Ayan guys, dyan po kami dadaan. Kansada nga. Paikot po yan, tinatawag po yan na bitukang manok. Yan, check po tayo ng oras po natin. 8:53 po ng umaga. At ayan guys, nandito na nga po kami sa Pacific Mall. Kung saan po ako naka-schedule dito po sa Lucena. Ayan, nahanap lang po kayo ng parkingan ng motor ng kapatid ko. Ayan. Ayan guys, at sarado po ang Pacific Mall. Kasi alas 9 pa lang po. Alas 10 siguro po magbubukas. Kaya hanap po muna kami ng makakainan kasi hindi po kami nabusog nung mami kanina na kinain namin sa ano. Buti na lang po itong kapatid ko po at mayroon pong kompleto po siya. May lisensya naman po siya. Tsaka yung motor niya ay bago lang po, bagong kuha sa hulugan. Kaya may papel naman po. Ayan guys, kain na muna po kami dito sa kantin.
ulam po ay bangus at ampalaya. Habang naghihintay po ng oras, kasi hindi pa po bukas yung mall. Ayan, andito na po kami sa loob ng Pacific Mall ng Lucena. Ayan guys, pila na po ang passport. Nag-aantay pa po ako ng aking oras kasi alas 10 pa lang. Isang oras pa po ako mag-aantay bago po ako papasukin ng guard. Ayan. Andun po yung kapatid ko, nakaupo. Naantay po ako. Ayun. Ayan guys, pauwi na po kami. Umuwi na naman po na nag-aksaya lang po ng pera. Mamasahe pang gasolina, pagkain. Napagod. Kasi yung voter's ID ko po ang nakalagay ay 1992. Pero lahat po ng birth certificate ko sa PSA, sa birth certificate, kahit sa mga residency ng barangay, 1993 po yung nakalagay. Yung voter's ID lang po talaga yung nagkamali. Ayan guys, at pauwi na po kami. Ayan guys, at nandito na po kami sa Lucena. Alas 3 na po ng hapon. Merienda po kami ng merienda po ng lobo. Malapit na po kami sa bahay. Alas 4 na po ng hapon. Ayan. Ano daw kay? Ano wala daw. Kaya na wala yung sapatos. Ano? Sinuot ko. Sinuot daw kaya na wala. Wala ka pa sa lubong. Aya, kung nagbili ka pa sa lubong, luret-luret yun. Wow. May nga nalalaglag na yung plastic.
Bum. Chat ka po? Bumili ka na lang dyan o, sa tindahan. Yeah, wala dyan. Sabayan daw. Ay, dito sa bayan. Yeah. Ay, ito naman ang ulo ni Dagay. Ma. Ay, dito ka nagkain? Bahay ako nagkain. Bahay. Sabayan to? Hindi ako nagkain dito. Bahay ako nagkain. Ayan guys, mag-aalas 4 pa lang po ng hapon. Kararating lang po namin dito sa bahay. Kapagod. Ayan, bumili po ng pizza si Dagay at tinahanapan po ako ng pasalubong. Ayan, merienda na kayo. Pati isa lang ang milk tea mo. Ha? Pati isa lang. Sige na, kainin na ninyan. Meriendahin na ninyo nanay. Ayan nga po, takapunta na po kami Lucena. Layo pa naman po nun. Kasi papuntang Manila na po yun ay. Ayun, nag-shortcut na lang po kami para mas mabilis po yung aming pagdating po dun. Kasi kailangan ko pong makarating na lang alas 11 po ng tanghali. Kaya sabi ko dun sa kapatid ko, kailangan nating maagap para makabalik ulit agad tayo at saka makarating agad ng maagap dun at hindi mahuli. Kaya naman po sa motor po kami sumakay kasi inisip ko po para po mas mabilis po makarating at makauwi po dito sa bahay. Kasi kung ako po ay nag-bus, siguro po hanggang ngayon wala pa po ako dito sa bahay. Kumbaga po ay umalis pa ako kahapon, tas hanggang ngayon wala pa po ako dito sa bahay. Kaya sabi ko doon sa kapatid ko na i-service ako papunta doon sa Lucena kasi madali lang naman po yun at naka-schedule naman na po ako ng pang alas 11 po ng tanghali. At ayun nga po, nagka-problema po sa voter's ID ko lang po. Yung taon ko lang po kasi 1992 po nakalagay sa voter's ID ko. Ngayon sa lahat po ng birth certificate ko, lahat po ng ano, yung mga ibang papel ay 1993. Yun lang pong ID lang po ang nagka-problema. Yun po ang sabi sa akin doon. At sabi nga niya ay meron akong 30 days na pwede magpasa nun na mag-iintay sila ng 30 days na magpapasa ako sa kanila. At nagpunta nga po ako sa National ID. Tinignan ko po kung nagdumating na po yung National ID ko, kung ano po yung ano, kung na-process na po ba, o kaya hihingi po sana ako ng ordinaryong National ID. Pero nung pumunta po ako, kahit po ordinaryong National ID, hindi po ako nabigyan nila kasi hindi pa daw po napaprocess. Hindi pa daw po nila makita yung National ID ko. Kaya hindi ako mabigyan ng ordinaryong National ID. Matagal na po yun. Taong 2021 pa po ako nag-apply hanggang ngayon po 2023 na. Dalawang taon na po ako nag-aantay ng National ID ko. At isa pa po, yung National ID ko naman po yun, kung sakaling dumating, ang naka-address ko po doon ay Pangasinan. Kaya kung gagamitin ko rin po yun sa passport, hindi ko po alam kung pwede rin po yun. Kasi Pangasinan po yung address ko po doon. At saka po sa postal ID naman po, sinubukan ko rin pong mag-apply. Kaso wala nga daw pong processing din ang postal ID kasi nasunog daw po ang pinaka-main office ng postal ID. Ngayon, nagtanong naman po ako sa TIN ID. Wala naman po ditong applyan sa malapit ng TIN ID. Kung hindi po talaga pupunta sa Daet o kay Talisay, malayo po. Kaya paglakad-lakad lang po ng ID, kailangan talaga may pera talaga pong nakalaan na pang alis-alis. Katulad po niya na balik-balik. Katulad yung lakad namin, napagod lang. Mas gasolina. Saka pagkain, saka ano, ayun, nagastosan lang. Tapos pagdating po dun, yun naman po, yung sa passport ko po, lahat po yun ng papel, pina-check ko po dun kay ate, yung po nag-aasikaso sa akin. Sabi ko ate, pinasa ko sa kanya, ate, paki-check po kung tama, okay na po ito, kung wala na pong kulang, kung may mali ba, o ano. Sabi niya, okay na yan. Kaya po hindi pa ako nag-ano na, hindi pa ako nag-alindangan na pumunta na pong DFA kasi sabi ni ate at siya naman po ang nakakaalam ng, kasi hindi ko naman po alam kung may kulang pa o wala kasi first time ko naman pong kumuha ng passport at hindi ko pa po alam kung ano po yung iba-ibang kailangan pa ng pagkuha ng passport. Kaya si ate po yung tinatanong ko kung
okay na ba tong papel na hawak ko? Ang sabi po niya, okay na yan. Katulad po ng PSA. Yung pong PSA kong birth certificate kong hawak dati pa, ay kulay dilaw. Tapos, may bilog po sa taas na may nakalagay pong PSA, pero kulay dilaw po siya. Ngayon, nagpabuklat po ako ng PSA muli. Nag-request muli ako sa munisipyo kasi sabi ni ate, mag-schedule sa akin ng pag-ano sa DFA. Sabi niya sa akin, hindi yung pwede. Kaya nag-request naman ako panibagong PSA sa munisipyo. Ngayon, dalawang linggo ko inantay yun. Ngayon, nung dumating yung PSA na yun, magkaiba lang ang kulay. Kulay medyo light brown yung dumating. Pero meron ding bilog sa taas na PSA ang nakalagay. Kaya kung tutuusin, parang magkapareho lang sila ng PSA. Kaya sabi ko, bakit ano, magkapareho naman sila, bakit hindi pwedeng gamitin yun? Tuloy na nag-antay-antay lang ako ng dalawang linggo para lang doon sa PSA na yun. Yung pala, yung palang hawak ko, PSA din pala. Sinasabi ko naman po yung kay ate, ate, ano ba to, ganito, pinapasa ko sa kanya. Tapos katulad nito, pumunta ako ng Lucena. Bago ako pumunta ng Lucena, sinabi ko kay ate, ate, okay na po ba itong mga papel ko? Kasi naiiba po yung voter's ID ko. Kasi ang taon na nakalagay ay 1992, pero sa mga birth certificate ko po talaga ay 1993. Sabi niya, okay na yan. Kaya pumunta na po ako sa Lucena. Kaya ngayon guys, mag-ano po ako ng ibang ID. Tatanong po ako kung saan po pwede mag-apply, kung ano po, kung sa PhilHealth. Mag-try din po ako sa PhilHealth, o kaya ay sa, kung sa SSS, sa Dait na naman po yun. Wala po ditong apply ng mga ganyang valid ID, pagdating sa mga valid. Kaya magtanong po ako, kasi bayad na rin po yun sa passport ko. Kailangan ko pong ituloy yun, kasi bayad na po yun. Kaya, ayun nga po at nabigo na naman dun sa lakad kong yun. At hindi na naman po ako nakakuha. Yung aking national ID naman, sobrang tagal na po yun. Matagal na po ako nakapag-apply. Hindi naman daw po pwedeng mag-apply ka uli ng panibago kasi pangalan ko din yung ilalagay, number ko, apelyido, hindi daw po pwede yun. Kahit pasabihin na iba yung address na ilalagay. Halimbawa, dito po sa Bicol. Kasi ang nakalagay ko po doon ay Pangasinan. Hindi daw po pwede yun. Kasi pangalan ko pa rin po ang gagamitin. Kung kayo nakapag-apply na daw po ako, ano na daw po yun? Kasi nakapag-apply na ako. Tinanong ko na rin po yun. Kaya, aantayin ko na lang kung kailan dumating. Siguro. Sobrang tagal lang nga po, 2 taon. Nakabutin pa po ng 1 taon. Ayan guys, hanggang dito na lang po muna ang aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy na pagsubaybay po sa amin ni Dagay. Maraming salamat po ang Kalinga Prab, kay Abel Santos Matubang, at Teta Vlogs. At sa lahat po ng bumubuo ng Team Kalinga. At sa Team Kuos din po, kay RP Max Vlogs, kay July Paunil. Siyempre po sa mga sponsor po ni Dagay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga viewers din po, subscriber, maraming salamat po. Sa patuloy niyo pong pagsubaybay po sa amin, sa bawat video namin ni Dagay. Maraming salamat po.